resultad ang inaabangan. Sabong, ganoon pa kinagigiliwa. Sabong, sabong. Alamin ang latest update sa mundo ng sabong kasama si Karex Cayano. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DZME 1530. Nasa kabilang linya ng ating komunikasyon, Bayang Sabongero, si Doc Ronnie Magbalon. Doc, magandang hapon po. Magandang hapon po at magandang hapon ka, Rex, at magandang hapon sa mga viewer at listeners mo. Apo, at ang nasa linya ho natin via Zoom si Doc Ronnie ng RGM Bulik Game Farm. Bago po ang lahat, Doc, at sabi nga ho eh, paano ho ba kayo nalinya? Paano ho ba kayo napunta sa industriya ng pagmamanok? Simula, sir, nung tayo napasok sa pagmamanok, ako po yung mga naging consultant ng mga iba-iba farm, malalaking farm nung una, way back mga year 2000. Apa? And then naging consultant po tayo ng mga malalaking farm. So kagaya nila Nene Araneta, Labong Pineda, Boy Gamilla. So malalaking farm na kung saan ngayon naglalaban dito sa labanan ng sa larangan ng sabong. So hindi kailan po sa atin na ako po yung isa sa nung nagkaroon po ng bakbakan, yung NFGB, yung National Game Ball Federation. Isa po tayo sa, kaya tayo nakilala dahil isa po tayo sa nag-champion sa bakbakan, national sabong, buong Pilipinas. Apa? Isa po tayo sa nag-champion doon. So kaya nagkaroon po tayo ng pangalan sa larangan ng sabong. So hanggang sa ngayon po, marami po tayong manok. Ang production po natin sa ngayon dito sa RGM Game Farm ay umaabot, nagkakaroon po tayo ng stags na production every year, ng mga 1,000 stags every year po. Apo, at napakarami nyo palang stag production. Kumbaga, kaya naman hong i-maintain, lalo na ho dyan sa WPC. At bakit po Bulik Game Farm? Ano po yan? Halos lahat ba ng signature bloodline nyo? Bulik po talagang inyong linyada? Yes, sir. Actually po, yun po ang pinag-champion ko po kasi sa bakbakan. Nung nagkaroon ako ng 19 win 1 draw sa bakbakan nung nag-champion po kami, puro Bulik po yung ginamit namin. So kaya ang production ko po dito sa farm, karamihan po Bulik talaga. 85% ang produkto ko ay puro Bulik po. So apo? Kaya tinawag ko na RGM Bulik Game Farm. By professional, Doc, kumbaga anong larangan ng medisina kayo, Doc? At kumbaga nagpapakadalubhasa at bago ho pumasok sa industriya ng commercial breeding. Actually po, ako po, tayo po ay veterinary medicine po. Apa? So, yun po, naging profession po natin sa ngayon. Kaya ako napasok dito, naging consultant po tayo ng mga ibang malalaking breeder farm dito sa Pilipinas. Apa? So hanggang sa nung nag-champion po ako sa bakbakan, so ito na po, pinasok ko na po talaga siya na maging commercial breeder at nagbebenta rin po tayo ng mga material ng mga breeder kagaya po ng mga Bulik at iba-ibang bloodline din po. Apo, at tama po ba, Doc, kumbaga meron ho kayong management training seminar na ino-offer ng mga gustong magnegosyo ng pagmamanok? Kumbaga, kailan nyo ito inumpisa na, Doc? Actually, sir, naumpisan before ng pandemic po, mayroon na po akong RGM Bulik Training Center na ginagawa, na kung saan po, hands-on po ang training natin dito. Apat na araw po ito, so hands-on po. So ang tinatanggap lang po natin, simula pa na before nagkaroon ng pandemic, 10 katao lang po sadya ang tinatanggap natin dahil hands-on, para mas matuto po talaga yung mga tao na gustong pumasok sa larangan ng pagpapalahi ng manok at gusto nilang pangkabuhayan o pagkakakitaan. Apa? So importante po dito na talagang dapat marunong sila. Marunong silang mag-alaga, hindi yung basta lang na pag-aalaga ng manok, kasi may involved din po na pera, may gastos din po. So importante po talaga na dapat silang matuto sa pag-aalaga sa larangan ng pag-aalaga ng manok panamo. Apo, at kumbaga kaya ba ng mga bayang sabongero, at magkano naman po ba ang piho dito? Dito po kasi ang bigay po natin dito sa Vision P ng ating training center po ay 16.5 po.
And then pre-board and lodging na po. Dito na rin po sila, pre-board and lodging na po 'yon. Kasama na po lahat. Apo, at ano naman ho yung karaniwang feedback ho, Doc, matapos ho yung gain farm management training ho nila? Ang kagandahan po dito, sir, so napakaganda po ng feedback ng ating mga naging estudyante po rito kasi marami na rin po silang naging nanok at marami po silang na-event na, marami silang nabuhay. So napakaganda at marami silang nailalaban pagdating sa mga asosasyon sa WPC o sa iba pang asosasyon. So napakaganda po ng feedback o ng ating ginagawa kasi ang purpose naman po talaga sa DIA ng aking training center ay para matulungan yung mga matuto sila sa pag-aalaga sa DIA ng mga manok panabong. Ano ang sistema? Paano yung ginagawa? Kasi para sa akin po kasi, hindi lamang yung kaalaman ko po kasi gusto ko rin maibahagi doon sa mga gustong pumasok na matuto talaga sila sa pag-aalaga ng mga manok panabong. Apo, Doc, bali saan ho kayo lumalaban sa mga big events? Sa Pitmaster po ba? Sa WPC? Sa ngayon po, kasi hindi naman po ako talagang sadya nakapasok sa regular group ng WPC, marami pong nagpipinance po sa akin na naglalaban po ako sa Battle of the Big Boys sa WPC. At mayroon din pong ibang mga asosasyon na nagpipinance po sa akin. So, naglalaban po ako. Ako naman po kasi, sir, sadya. Hindi naman po ako talagang sadyang fighter. Hindi naman po ako talagang sadyang nagsasabong na makaano, kundi ang target ko po, ang purpose breeder po ako at saka ang purpose ko naman po talaga ay para lang commercial, makapagbenta ng mga material na kailangan ng ating mga mananabong na kailangan nila yung bullet. So yun po talaga, hindi po ako talaga yung sabihin natin na fighter, kumbaga. So ang purpose ng akin pagpapalahi sa DIA, pagbebenta, and then more commercial, sabihin na natin business na rin po talaga. So yun po ang aking pakay talaga sa DIA. Ito, Doc, may text lang. Sabi ni Kuyang Bert ng 651, Garrix, dito ho kami sa Bacoor, Cavite, at nakakuha na ho kami ng try ho dyan na bulik at okay naman, at nagpapanalo yung linya. Sinusundan ho namin yan, si Doc, marami ho kaming natututunan na payong pagmamanok. Yes, sir. Salamat. Salamat po sa text ng ating mga viewer po. Salamat. Okay, Doc, baka meron kayong mensahe at kausapin yung ating bayang sa Bunger. Paano nila, kumbagay, dun ho sa mga nag-uumpisa pa lang, paano nilang mag-uumpisa? Sabi nga eh, gawin ho nilang hanap buhay itong pagbibreed ho ng manok. Yes, sir. Actually po, mga kababayan, mga sa Bungero, no? At sa listeners po ng inyong programa, Karex, ano? So ito isa sa pamamaraan ng pagbibigay rin natin. Buti na invite niyo po ako. Maraming salamat sa inyo, no? Apa? Isang pagkakataon po rin ito na ma-invite o makapagbigay ng mensahe sa ating mga kababayang sabungero na gustong pumasok sa larangan ng pagsasabong. So kung kayo po ay baguhan sa pagsasabong at gusto nyong pumasok sa larangan na ito, importante po yung may kaalaman po tayo sa pag-aalaga ng manok. Unang-una po kasi may involved din po rito na pera. Diba? So may involved po na money. So importante sa atin, kung tayo po ay papasok sa larangan ng sabong o sa larangan ng pagninegosyo ng mga manok panabong, importante po yung may kaalaman tayo. Apa? So bakit ko sinasabi na dapat may kaalaman tayo? Unang-una, may involved na money. Diba? So, once na may involved na money, paano ka makakabawi ng gastos mo sa pagmamanok kung magkakaproblema ka at mangangamatay din lang? Tama po. So, importante yung kaalaman sa DIA dito sa ating school training center. Marami tayong tinuturo dito. Lahat ng aspeto sa pagmamanok, sa pag-aalaga ng manok panabong, so dito po ay tinuturo natin. Apa? Ngayon po kasi, sir, Karex, no? Ang sabong po ngayon ibang klase na. So kung napapanood natin yung labanan sa mga big events ng WPC at iba pang mga asosasyon, napakahigpit po ng labanan. Hindi na po ordinaryo ang labanan ngayon. So ang manok talagang pagaling ng pagaling. So alam natin itong mga pagmamanok na ito, mga warriors yan. Importante na lumaki sila ng healthy at maihanda natin ng maayos bago natin sila ipasok sa mga derbies na yan, sa labanan. So ang akin po talaga sa DIA na
bago tayo pumasok at gawin nating negosyo itong pagmamanok, napakaganda rin naman po kasing gamiting pagkakitaan ang pagmamanok. Bakit? Sa dami po hong naglalaban ngayon ng mga manok, sa dami pong nangangailangan ng manok, pwede po talaga gawing negosyo. Tapa. Kaya lang, dapat magkaroon tayo ng tamang kaalaman talaga para sa atin pag-aalaga at dito sa papasukin nating negosyo na kung saan ay ito yung sasabihin natin yung pag-aalaga ng mga manok panabong. Tapa, dapat kasamahan niyo po ba si Dante Hinlo dun ho sa Tatak Excellent? Yes sir. So isa po ako sa kasamahan, isa po ako sa endorser ng Tatak Excellence. So kasama ko po yan si Sir Dante Henlo na nasa Bacolod po yung kanyang mga farm. So isa po rin yan sa kasamahan namin sa Tatak Excellence. Endorser po kami ng Excellence po. Apo, Doc, ikwento mo nang kumbaga samantalahin din namin itong pagkakataon na to. Kapag ka ikaw endorser halimbawa ng Tatak Excellence, kumbaga paano ho ang deal ho na sa isang game farm? Kumbaga, malilibre ho ba kayo ng feeds? Tapos ipopromote nyo sa game farm nyo? Paano po ba yung ganun? Ang sistema po namin dito, meron po kaming mga, meron sila pong binibigay na mga prada para sa amin. No? And then, ang kapalit po nito bilang isang endorser, ang kagandahan po kasi sa Excellence, sa company ng Excellence, is kompleto po sila ng mga vitamins at saka mga antibiotic na para sa manok. So, kompleto po sila, yun po ang kagandahan. Isa pa po, ang kagandahan naman po dito, ang Excellence po kasi, ang company po ng Excellence ay nagpo-provide din po ng mga seminars sa iba-ibang lugar na kung saan libre po yun. Ibig sabihin, halimbawa, kung hindi before ng pandemic, wala pa ang pandemic po, ang ginagawa po ng Excellence ay nag-ano po kami, nag-schedule po kami ng mga endorser, ini-schedule nila kami ng seminar. Halimbawa, Bataan, Pangasinan, Bicol. Mm-hmm. So kami ng mga endorser, kami po ang mga speaker. Mm-hmm. Kami po ang mga marami pong umaten. Daan-daan din po ang umaten sa isang venue. Minsan umabot ng 300, may 400. So, bilang speaker, marami po silang may mga topic kami na tawag dito. Inaano sa kanila, nagse-seminar po kami sa kanila na maliban doon sa pagpapakilala ng produkto, kundi pati yung paano kami nag-aalaga ng manok bilang sa RGM Game Farm. So, kinikwento po namin 'yon, tinuturo po namin sa kanila. Kaya lang medyo maiksi ang panahon dahil minsan ang seminar po umaabot lang ng mga 4 oras, 5 oras lang po. Mm-hmm. So medyo maiksi. Kaya lang kung ano yung pinaka-basic lang na pwede naming ituro, na kaya nilang i-absorb, yun po ang aming itinuturo sa mga seminars. Okay, salamat po, Dr. Ronnie Magbalan. Kumbaga sa mga susunod na pagkakataon, lalo na may mga caller ho kami na nagtatanong regarding ho sa pagmamanok, pagka may time, subukan ka na uli namin balikan ho ng tawag. Dr. Ronnie Magbalan. Yes, Karex. Maraming salamat po at sana maulit po ito ulit. At ating maraming salamat po sa pag-invite nyo sa akin. Nung mga nakaraang na nag-invite po kayo, medyo medyo busy lang po. So pasensya na at maraming salamat po. Sana tangkilikin po natin itong sa lahat ng viewers ni Karex dito sa DCMA. Tangkilikin po natin itong programang ito. Mas marami tayong matututunan. Ang suggestion ko sana, Karex, kung mayroong mga texter na gusto magtanong ng mga kung may mga katanungan tungkol sa manok, sa susunod na mga programa, kung pwede may ibato sa akin para masagot ko talaga ng maayos. Apo, at ibigay natin ng maliman. Apo, Doc, ang gagawin ho namin, iipunin muna namin isa-isa at tatawagan ka namin sa mga susunod na pagkakataon, Doc. Yes, sir. Yes, Karex. So, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po, Dr. Ronnie Magbalan ng RGM Bulika Game Farm. Yan ang tinig mga kaibigan ni Dr. Ronnie. Ngayong pandemya, kumita ng pera at tumulong sa pamilya. Maging sales agent ng Sabong International. Work from home at di kailangan ng puhunan. Paano? Madali lang. Visit reseller.sabonginternational.com. Apply na. Keep it fun. Game responsibly. Soldadang inaabangan. Sabong. Ganon ba kinagigiliwan? Sabong. Sabong. Alamin ang latest update sa mundo ng sabong. Kasama si Karex Cayano.
alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa EZME 1530. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.